Hoy mga hampas lupa, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at huwag mong kakalimutang i-tap yung bell para ma-notify ka pag nag-upload ako ng mga bagong video ko. Araw na to, dali na naka-home quarantine tayo. Hindi kami pwedeng magkita-kita ng mga kaibigan ko. Kailangan talaga ng social distancing para makaiwas tayo ng mga sakit na pwedeng dumapo sa atin. Kaya ang ginawa ko, nag-send lang ako sa kanila ng 10 katanungan at sasagutin nila yon, tapos isi-send nila yung video nila na sinasagot yung tanong na isinend ko sa kanila para naman magkaroon ng kabuluhan itong video na gagawin ko. Ito pong dalawang makakasama ko o dalawang makakachikahan ko ay isa sa mga pinakamagagaling na volleyball player dito sa Pantabangan ng Laybaycia. Unahin ko na po itong magandang to. Hello, I'm Kenny Jaya Santiago, but you can call me Kenneth. So, pag hindi pa kayo nagsusubscribe sa YouTube channel ni Cheche, subscribe nyo na po para ayos. So ayun, napakinggan naman natin yung intro ni Kenneth. Isa siya sa mga pinakamagaling na setter dito sa West Poblacion. At ang susunod naman natin is taga Malbang, Pantabangan ni Webaycia. Isa siyang middle blocker. So, pakinggan natin siya. Hi guys, welcome back to my channel. Narotik ang pinag channel ay welcome back sa channel ng aking kaibigan, ka-teammate sa volleyball, no? Kaya sa channel ni Cheche Isip. Kung di pa nakapag-subscribe, make sure na i-click nyo na yung subscribe and yung bell button below para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload niya. So, merong guest nga kami sa kanyang channel, no? Best, baka naman. Pag kumikita na dyan. So, meron siyang 10 na question para sagutin namin at lalagyan namin ng mga twist at ekikan. So, let's start. Di ba, napakinggan natin yung intro niya. Very sweet lang. Medyo kalmado lang siya. Parang masasagot na talaga lahat ng mga tanong na ibibigay ko sa kanilang dalawa. So, umpisahan na natin. So, laban! 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 Question number 1. So, umpisahan na natin. Gab, it's your turn. Ducks nga ba si Gent or Jutes? Gent Ducks or Jutes? Siguro si Gent Ducks. Gent Ducks. Ewan ko, basta naramdaman ko siguro. Basta siguro Ducks. Hindi naman sila yung bukol, ganun. Pero siguro Ducks. Ang mga tatanungin kung Ducks nga ba or Jutes si Gent. Ito lang, short explanation. Ducks talaga siya. Ducks, 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 Ducks. So, first question niya is, Gent, Ducks or Jutes? Explain. Gent. Si Gent ay isang Jutes. Hindi, Ducks yan si Gent. Last week yan eh. Yun, unang question pa lang yun, pero parang napakainit na ng mga nangyayari. So, pangalawang questions. Ano ba nga dapat? Pinapalunok o pinamumuka? So, umauna na ako. Para sa akin, ang mas prefer ko yung pinamumuka. Diba naman, lahat naman tayo may mga pride. Dapat yung pride mo, ipinamumuka mo sa ibang tao para malaman nila na hindi ka ganun kahina. Para malaman nila na strong ka. Dumbbells. So number 2, ano ba dapat ipapamuka o ipapalunok? Depende sa bayan. Siyempre, siyempre ipapalunok, sana naman, di ba, pinaghirapan mo na, dapat ilunok mo na yung mga pinaghirapan mo, di ba? Like, basta alam na yun. Yeah, dapat pinamumukha o pinalunok. Siguro pinapalunok siguro para ayos din, para walang sayang. Para lumud lahat. Para lumud lahat. Ganon. Let's move to the question number 3. Ano ba dapat? Ano ba mas prepare mo? Yung baluktot o yung diretso? Kenneth? Unahan mo na. Prepared ko siguro yung baluktot o diretso. Diretso syempre para straight, ganun, para
dire-diretso ka agad. My God. Hindi, siguro... Siguro masarap. Pag straight na. Mas prepare niya yung diretso. So kung ako ang tatanungin kung ano mas prepare ko, diretso o baluktot. Siyempre, mas prepare ko din yung diretso. Bakit? Siyempre kapag diretso, nasa tuwid tayong daan, nasa tamang landasin tayo, hindi tayo mapapariwara. Kasi kung balubaluktot yan, mas mahirap talaga. Mas marami pa siyang landas na kailang tahakin. Oh, Gab! It's your time, Gab. Siyempre doon tayo sa diretso kasi pag baluktot, masakit. Di ba? Baluktot yung puto mo, di ba masakit? Kaya dapat diretso tayo, bes. Ayun, diretso rin si Gab. O di ba lahat kami diretso, mas prepare namin yung diretso. So let's move on to question number 4. Number 4 na tayo guys, medyo mainit na talaga. So ito ang tanong. Anong mas prepare mo uli? Mapayat na mahaba or mataba na maliit? So ako na, mas mauuna na ako. Siguro ang mas prepare ko yung mataba na maliit. Di ba? Yung ice candy kapag mataba, mas maliit, medyo jumbo talaga yung ice candy kapag maliit. Kasi kapag mahaba, mapayat nga siya, hindi sulit yung bayad mo. Pero kapag mataba na maliit, mas busog ka doon kasi mataba na yun. Mas prepare ko talaga yun, jumbo, ganun. So Kenneth, ikaw na. Bet ko yung mapayat na mahaba o maliit na mataba. Siyempre maging practical na tayo, doon tayo sa mapayat na mahaba. Kasi nga, para kasyang-kasya, yung charot lang. Oo, basta kasi pag mapayat na mahaba, ay, my God. Siguro, masyarap. Na mataba. So, foot long versus longganisa. Doon tayo sa foot long, sa payat na mahaba. Yun, di ba may kanya-kanya kaming, kasagutan do sa tunong na hinihingi. So, let's move on to question number 5. Question number 5. Sex or chocolates? Chocolate. Wait. Mauna na ako ulit. Siguro mas prepare ko chocolate. Siyempre, chocolate muna tayo, 'di ba? Nag-aaral pa tayo. Kailangan mag-focus muna tayo sa pag-aaral natin bago natin isipin yung mga ganung bagay. Sex or chocolate? Siyempre, doon tayo sa masarap, matamis, sarap ulit-ulitin, charot. Doon tayo sa, siyempre maging practical tayo mga bakla. Doon tayo sa, siyempre chocolate, bago man. Yun lang. Question! Magaling ka bang magbati ng itlog? Oh, syempre, ako magaling ka magbati ng itlog, lalo na paglalagyan mo ng sibuyas, o pwede mo rin lagyan ng kamatis. Basta lahat pwedeng lagyan, basta magaling ka talaga magbati ng itlog. So, Gab, it's your turn. Magaling ka bang magbati ng itlog? Tiyasa mo pa ba yan? Pang bati ba? Dito ba, Chet? Oo. Kasi ako magbati ng itlog. Aba, syempre ako pa, bumuhay nga ng itlog, ang galing ko eh. Basta magaling ako bumati ng itlog, lumamas ng itlog. Basta magaling ako magaganon, bumuhay ng itlog, nakapatay, ganun. Lahat kami magaling magbati ng itlog. Next question. The question is, anong mas bet mo? Sa harap o sa likod? Siyempre, sa likod. Dapat sa likod. Bet ko sa likod o sa harap. Siguro sa... Sa harap. Kasi sa harap, andun yung favorite ko. Favorite ko. Andun makikita mo yung matulis, ganun. Kasi favorite ko talaga yung harap. Ayaw ko na likod talaga. Harap. Hindi yung jumbo hat. Mas prepare ko yung harap. Bakit? Kasi
kapag may mga bagay ka na gusto mong ipakita sa ibang tao, kailangan naka-front ka, nakaharap ka. Hindi mo may papakita ang isang bagay kapag nagtatago ka sa likod. Kailangan i-present mo yung sarili mo na eto ako, malakas, strong. Kailangan lagi tayo nataharap. Ganon. Guys, nasagutan namin lahat ng mga tanong na ginawa ko. Binigay ko naman sa kanila, naisagot naman nila ng maayos yun. So, kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. And ito na yung pinakahuling challenge na ibibigay ko sa kanila. Kailangan magaya nila yung commercial ng dub. Yung this is my hair, my say. Yung ganon. Basta gagayahin nila yun kung sino nga ba yung mas magaling sa amin. Not sponsored po to ha. Gusto lang namin gayahin yung Patalastas 10 kasi yun na lang yung lagi namin nakikitang commercial sa TV dahil nga sa home quarantine, sa araw-araw na panonood namin ng TV. Ito na lang yung lagi namin nakikita. Gusto namin gayahin kung ano nga ba yung feeling na nanggagaya ka talaga na isang commercial. So, watch this. Change my hair a lot because I was insecure. They say I'm crazy. Bakit ang ikli ng buhok mo? Lalaki ka ba? This is my hair. My say. Si Panada na pakulot ng buhok ko. At Manila na wala akong time sa anak ko. I changed my hair a lot because I was insecure. Sabi ko nga, ayoko nga. Nabuhok na hindut na pamana na Pilipino. Na pamana na hindut. My hair, buhok na ako, buhok ko, hambal ko. Yay! Natapos na yung challenge na binigay ko sa kanila. Don't forget to like and subscribe and hit the button below para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng mga bagong videos ko. And i-follow nyo sila sa kanilang mga accounts. Ilalagay ko na lang sa baba para syempre masubaybayan nyo sila. Thank you! Thanks for watching! Bye-bye!